good evening guys. Good evening. Afton, nagabian na gita. So karon lang gina ko na ano, no? Ano kong time. So as what I said last time, so akong limpiyuhan na po ng makina. So what I will do, so tanggalon ako ni ng filter, kaya sa air cleaner. Baklas ko mga ano, baklas ko sa mga yung mga spark plugs. So para malimpiyuhan gud siya, no. So pambaklason ako ni mga hose. So anyway guys, ako na lang siyang ano, bagay dali, madali lang naman siya ano. Dali lang nang tutanggalin kung ano yun. Parehas lang naman to sa mga units ngayon kasi ano na rin to, FI fuel injector. So parehas lang din naman ng ano, so may mga nadagdag lang siguro na mga ano niya sa mga system niya kasi computer din naman to. Kahit 2004 no na model. So parehas lang naman kasi automatic to. Tsaka mga bagong units ngayon naka-automatic na rin. So magkakaiba na lang sa power na makina niya. So laki na makina niya. Ito 1.3. So may iba 1.5 no. So ito ay Avila sedan, 1.3 Kia Avila sedan na petrol engine. So FI na rin to dahil injected fuel injector na to siya. So anyway, babaklasin ko to. Baklas ako ng ibang parts para maano ko sa baba, sa mga pinakailalim niya. I-check ko rin yung ano, kasi isang ano din na minsan yung nagpa-fluctuate yung ano guys, nagpa-fluctuate yung parang humihinga, oh, ganun, humihinga yung ano yun. Dapat yung odometer nyo hindi siya mag-fluctuate up and down. So based on my experience, yung ano guys, isa din dyan na cause is yung transmission support, no, sa ilalim. Dalawa kasi yan, ewan ko lang sa ibang unit na ano, solid dalawa yan. Yung ano niya, transmission support niya, yung rubber sa loob, wala na siya, durog na siya. So nagbibigay na siya ng ano, minsan yun din yung engine support niya. So check niyo rin kasi malakas na yung vibration niya, yun nagko-cause din ng ano, ibang ano na hindi na normal yung andam ng makina. So yun lang naman, yun lang naman yung ma-share ko sa ngayon. So as what I said, di naman ako expert, it's based on my experience lang naman dahil mahilig talaga ako magkumpone, no. So yun din guys, importante lang naman sa sasakyan, dapat sakto yung engine oil, sakto yung steering, yung fluid niya, ATF, automatic transmission fluid. Check nyo lagi yan kasi yun dadala ng buhay din ng steering gear, no. And yung ito sa brake fluids niya. So tubig ng radiator, lagyan niyo ng coil guard lagi. Tapos yun nga. Ito, titingnan ko 'to, babaklasin ko yung ano. Babaklas ako ng starter, no. I mean yung spark plugs niya. So yun na naman guys. Dito dapat din pagka maitim na siya, linisin, liha lang yung 1000 na ano. Yun lang naman, kahit kayo basta ano kayo mag-ano, pero pag may pera ibaklas, i-ano nyo na sa mga mekaniko. Eh sa akin kasi ako mismo gumagawa kasi natutunan ko na siya. Parehas lang naman talaga yung kahit sa mga bago na yan. So yun nga, as what I've said, may mga system lang na nadadagdag sa mga computer niya, no, gyro system, electronics, that's what I mean. So anyways, so guys, dito lang muna at start na akong baklasin. Medyo kanina nag-rest kasi ako. For tomorrow is yun na nga, sa mga mag-order pala guys, about available tomorrow yung Balenciana. Anyway, thank you guys, and yun na, magbaklas ako na. Babaklasin ko na yung ano niya, yung sa air cleaner niya, yung filter, para madupot ko to sa harap sa back. Check ko rin yung ano, kung baka marumi na. So dapat kasi yan dyan guys, sa loob dapat hindi nababasa ng ano, pag may tagas yung oil galing dito sa ano, sa loob ng cylinder head, no. So dapat yung gasket niya dyan, gasket cover, dapat maganda yan, hindi ano, hindi umaapaw yung ano, kasi pupunta yan dun sa loob ng ano, loob ng spark plugs. So yun din nagkakos na hindi na sakto yung bigay na bato ng kuryente kasi basa na yung spark plug at namamatay na yung makina. So anyway, pag nabaklas ko siya guys, ipapakita ko na lang ano yung itsura ng start ng spark plug pag marumi na siya, carbon na siya, no.
So wala namang ano dito, wala naman siyang tagas. So anyway, bye bye, thank you. So good evening guys. Ito na, medyo marumi. So yung gaya ng sinabi ko, tatanggalin ko yung ano guys, yung assembly niya, assembly ng air cleaner dito yon. Tapos ito na yung spark plug, tinanggal ko kasi nililinisan ko talaga siya. So yung mga assembly nun doon na, tinanggal ko na. So eto guys, konting tips lang naman, pagka maitim na to yung contact point ng spark plug, so kiskisin nyo lang ng ano, yung contact point ng spark plug, kiskisin nyo lang to ng ano, ng kahit na yung 1000 na sandpaper, yung papel diliha. So yun nga, sabi ko tatanggalin ko talaga sila, pero pag di ko nga ano to bukas, ipapakita ko na lang kasi gabi na rin at may ano pa tomorrow. So at least naano ko na, na backlash ko na yung parts niya, kailangan backlashin. So gaya ng sinabi ko, hindi naman ako ano guys, hindi naman ako mechanic, pero natutunan ko talaga itong ano magkumpuni, no? Based on ano lang din sa experience. So hindi naman ako nag-aaral din ng Tesla kasi wala namang Tesla naman. Kailan naman nag-aaral din ng Tesla. So hindi naman ako nag-open ng mga skills, ng mga basic mechanic. So yun lang talaga, pagka gusto mo talagang alamin yung bagay-bagay, alamin mo talagang pagtutunan, pag-aralan. So yun lang, kaya nasanay na ako ganito. Pag may mga ano, pag may mga problema, inaayos. So anyway, sige guys, tomorrow na naman, medyo ano na, gabi na. So i-ano ko na lang bukas. Sige, bye-bye.